Good day guys, sa video natin ngayon, ang tatalakayin natin ay kung paano mo ipe-pace ang sarili mo sa isang actual running event. So, kwento ko lang sa inyo na nung una, nung newbie ako, nandanda ko yun eh. Dito rin yun sa Kabalanya. Dito ata ako kami, dun, alam ko, sa wall yun. Time na yun, wala pa akong relo. Ang relo ko lang ng stopwatch. So, sabi ng isa, hindi ko yun kilala na runner. Sabi niya, pre, ang tunay ng pacing mo ah. Anong pace yon? So, hindi ko na po alam yung term na sinasabi niyang pace. So, buti na lang, hindi kami nakatira sa subdivision. Kasi baka sinabi ko sa kanya, black for lot. Lot tapos pace. So, hindi ko yun makalimutan. Dahil hindi ko talaga alam yung word na pace. So, nun ko lang yung na-encounter. Ibig pala niya sabihin, sabi niya sa akin, nung mismong time na yun, ang pace ko daw nung sinabayan niya ako is around 4 minutes per kilometer. So, sinabi ko naman sa kanya, ganun ba ako? Hindi ko ako alam yun. So, sabi ko, newbie lang ako. First time ko lang akong tumako. Kaya yun yung nakakatawang alaala ko sa pace. So, tingin ko sa dapat, sa next mga video, gumawa siguro ako ng ano, ng parang dictionary or terminologies about running para sa mga newbie na tulad ko noon na talagang walang alam sa ride. So, ito nga pala, shout out kay Sir at Nico Adventurer. Sabi niya kasi, Sir, mukhang walang nakasabay sa sub-to mo. So, napakagandang observation doon sa video. Maraming salamat sa comment mo tsaka sa panonood. So, na-observe mong mabuti na totoo. Walang nakasabay talaga nang nag-maintain na nakapinis sa akin noong Kabalen Half Marathon. So, sa video ko naman na yun, nakakita yun sa umpisa. Di ba, may mga medyo nag-joke ako ng bahagya na walang naniniwala sa amin. Ibig sabihin ko, kasi nag-maintain lang kami ng pace. So, papakita ko na lang dito yung naging result ng pacing. So, 5:41 sana yung target pace namin tatlo na 2 hours. So, ako, mas pipiliin ko na hindi maging sub 2 yung target time. Mas okay sa akin na lumampas ako sa 2 hours kesa maging sub 2. Dahil hindi ko target mag-sub 2. At yun ang usapan kasi doon. Dapat maintain mo sana yung pace kung saan kayo naka-line up. Since narami naman akong nagawang mga content, lalo na dun sa mga training plan video dito. So, magiging, para to sa mga newbie, sa mga baguhan, mga first timer na mag-actual race. Or para din naman to dun sa mga kahit pa paano medyo may experience na sa running, na nakailang takbo na, 2, 3. So, baka makatulong tong video na to para ma-hold nyo yung pace na target nyo. So, syempre, hindi naman lahat ng runner tumatakbo para maging competitive. Siyempre, naiintindihan naman natin na hindi naman lahat tayo ay may oras mag-training. So, marami sa atin may mga trabaho, tapos marami sa atin kulang talaga yung time na pwede nilang ilaan sa training. So, hindi naman natin sila masisisi, siyempre. Yung iba sasabihin, makapinish lang naman po kami. So, totoo naman, okay naman yun. Hindi naman tayo niobliga na maging competitive lagi. Pero siyempre, aminin man natin o hindi, masarap puminish ng magandang oras tapos pipinish ka na hindi ka masyadong pagod or hindi ka masyadong laspag. Kaya ako naisipang gawin yung video na to dahil naging observation ko dun sa pacer duties, marami pa rin yung nalalaspag agad sa pagtakbo, sa umpisa pa lang. So, una sa lahat, syempre, pagpalagay natin na nag-training na tayo, nag-alat tayo ng oras para sa training, may target pace tayo. Isa sa unang bagay na dapat malaman natin ay yung race route, yung ruta. Marami sa mga organizer ay pinopost yung route, yung ruta, at least mga 3 days or 1 week before the race. Bakit natin kailangan na malaman yung ruta? Una sa lahat, syempre, para hindi ka maligaw. Kahit o paano, kahit hindi mo naman sobrang tingnan yung ruta, or pwede mo naman save sa cellphone, kung may dalang cellphone, syempre, pwede mong ma-visualize yung magiging route. Pwede mong malaman dun, kung, lalo na kung natakbo mo na yung lugar na yun. So, nari, at least once, syempre, alam mo na kung saan yung lugar na merong paahon, palusong, so, saan mag-u-turn. So, kahit o paano, mape-predict mo na yung dapat mong maging pace. Ito mababago to, syempre, kung baguhan ka. Kung unang beses mo lang natatakbo sa lugar na yun. Ako, to be honest, bukod sa mga ultra, syempre sa ultra kasi, lalo na kung mga first time ko lalaroan yung ultra, talagang mga ngapa ka.
hindi mo alam kung ano yung ipapaki or sasalubong na ruta sa'yo. Ako naman, ang natakbuhan ko pa ng lugar na medyo, ano, yun niya, sa Cebu, syempre Cebu, sa Sisilex. So, sa Sisilex, alam ko na may mga ahon doon. Pero syempre, hindi ko naman actual na natatakbo pa nung time na yun dahil first time ko na nag-Cebu Marathon last January. Tapos sa Pilin Best, doon ginaganap yung 7-Eleven. Nakadalawang Pilin Best kami. So, yun, ganun pala yung ruta doon. Maraming liku-liko, maraming sa dulo ng Pilin Best, meron palang ahon doon. So, lalo na kung ilan loop yung gagawin mo, nakaranas ako mag 32K doon, tatlong loop. So, yun, mahalaga yun. Tapos sa Manila, syempre pag MOA, alam mo na halos flat route lang yan. Tapos, ang talagang medyo bakbakan dyan yung ahon, ng flyover. So, yun, yung magiging pahirap. Tapos ito, syempre Clark, dahil dito talaga ako nahasa ng gusto. So, lahat ng PR ko nasa Clark. Pwera lang sa Milo, last 42K. Pero yun, dahil sa Clark, Healy. Marami pong ahon sa Clark, marami din lusong. So, mahalaga na ahead of time, malaman mo kung ano yung itsura na magiging route. Para kahit pa paano, maplano mo yung magiging pacing mo. So, pag nasa race ka na, ang isa sa pinaka dapat nating unang gawin ay yung to start slow. So, dahil sa totoo lang sa first 3 kilometers, kahit regardless kung nag-warm up ka pa, dahil ang warm up po, ang talagang naitutulong ng warm up ay para i-ready yung muscle natin. Pero hindi ibig sabihin nito ay pag tumakbo ka, hindi ka na agad hihingalin. Saan mo nahihingalin at hihingalin ka? Dahil mas mataas yung intensity. At syempre, kasama din natin yung adrenaline na pag-start ng race. Ako personally, pag tumatakbo, kahit competitive race to, sa pakiramdam ko, first 3 kilometers, iba yung hingal ko. Dahil, syempre yung blood circulation mo, iba pa sa umpisa dahil malamig ka pa. Tapos, eventually, pag nakukoke or nakakapag-adjust na yung body mo, nakakakuha na ako ng redeem. So, nawawala na yung hingal, yung sobrang hingal. Tapos, nailalagay ko na yung tamang pace na kaya ko doon sa race. Pag hili yung race, unari, nasa hili portion ka na. So, may papayo na iklian mo lang muna yung strides mo, yung laki ng hakbang mo, tapos bawasan mo ng konti yung pacing mo. Tapos, asahan nyo lagi na pagkatapos ng uphill, asahan nyo lang laging merong lusong dyan. So, sa lusong naman, doon mo pwedeng bawiin yung ibinagal mo doon sa pag-ahon mo. So, ang may papayo ko dyan, huwag mong papatayin yung momentum mo. Hayaan mo lang na mag-freewheeling ka. Pero, hindi mo na kailangan kargahan yon. Lalo na kung medyo baguhan tayo, hindi mo na kailangan kargahan ng speed yon. Hayaan mo lang mag-freewheeling. Kumbaga sa sasakyan, ilagay mo lang siya sa cambio ng neutral. So, huwag mo siyang ilalagay sa primera dahil asahin mo na mag-engine brake ka. So, yun yung iwasan mo. Para mabawi mo yung ibinagal mo dun sa pag-ahon kanina. At the same time, syempre pag naka-freewheeling ka na, hindi ka ganun pagod. Dahil yung paa mo, tamang tap lang sa ground, tapos another step ulit. So, hindi na mamatay yung momentum mo. So, isa yun sa tip, lalo na ako sa Clark, dahil marami talagang ahon. Pag nasa flat route ka na, patag na. So, hindi mo din kailangan na mag-ubos ng lakas na todo bigay. So, hanapin mo lang yung comfortable na zone mo, yung comfortable na pace, na hindi ka sobrang pagod, pwede kang hingalin, tama lang na hingalin ka dahil flat route eh. Syempre, kahit paano dapat samantalahin natin yung patag na ruta, pero hindi yun yung todo mong kayang ibigay. Huwag na huwag mo ibibigay lahat. Parang pag-ibig yan. Huwag mo muna ibibigay lahat. So, dun lang tayo sa komportable ka pero medyo mahirap. Maramdaman nyo naman yun eh. Pati sa paghinga, lalo na pag nakuha mo na yung redeem. So, doon lang muna tayo, lalo sa medyo sa flat route. Tapos, yun niya, first half, huwag tayong mag-ubos agad. Ang dami kong naabutan sa Clark nito. Di ba, nagmay-maintay lang ako ng 5.41. Naabot pa po ako ng 6 ng pace sa unang mga ano, bago ko makarating sa U-turn. So, meron ako nakakakwentuhan. So, marami naman ako nakakwentuhan dahil nag-enjoy na nga lang din ako doon. Yun niya, sabi nila, wala daw sila ensayo, kulang sa ensayo. Still, kulang sa ensayo, pero ba't nasa unahan sila? Meaning, ang bilis nung ginawa lang pace nung umpisa. Diba? Tapos sa pangalawa, sa second half, yun, ubus na. So, dapat sa first half ay mag-conserve ka talaga ng energy. Dahil napakahirap malaspag sa umpisa. So, ang hirap makarecover ng body mo pag
nag-banking ka na. So, ang tinanong sa banking yung, or hitting the wall na tinatawag, eh, naubos mo na lahat yung energy mo sa first half. Ay, isa pa sa mga bagay, kung paano mo may pepace yung sarili mo, ay maging observant. Siyempre, gaya nun, kunwari, nakarating ka na sa first half, so second half na. So, kung kanina, tumakbo ka lang ng tumakbo sa first half, at bago ka doon sa route, so, sa pagbalik, sana, eh, alam mo na sana kung saan yung mga section ang may patag, may ahon, may lusong, kung saan kilometer yun. So, kung na-observe mo yun kanina, nung umpisa pa lang, so, ngayon, hindi ka na makakapa kung saan ka magko-conserve ng energy, kung saan ka magre-recover. Kaya, napakahalaga din na maging observant sa race. Nakakatulong yon, hindi porket malakas ka, eh, titira ka lang ng titira dyan. So, isa pa, ito, medyo advanced na technique sa kung paano ipepace sarili mo. So, totoo lang, pwede ka namang sumabay sa ibang mga runner. Kung UV ka, mas papayo ko sa'yo na magpaalam ka, niya, sumabay, kung pwede sumabay, kung pwede makipace, doon sa pace, pwede ka namang makipasabay, niya, magpaalam ka muna. Pero sa amin, gaya ko, kahit pa paano, competitive runner ako, ginagawa ko makisabay pero hindi ako nagpapaalam. Kasi doon nagkakatalo yun. Yun yung tinatawag na minsan sinusunog mo na yung sinasabayan mo. May mga runner kasi na ganun, kaya mag-ingat din kayo, lalo na pag mga medyo veterano na yung runner. Kami ganun, talagang nagsusunogan din talaga. Susunod ka lang doon sa likod ng nasa una. Tapos yun namang sinasauna, magkakarga. Tapos, ikaw naman, susunod din. So, depende na lang sa inyo kung sino yung unang masunog sa inyo. Kaya kami, sa totoo lang sa race, kung sa competitive running, kapaan din yan. Hindi yan basta-basta inilalabas mo yung buong makakaya mo agad. So, hindi. Pinapakiramdaman yan. Nararamdaman mo kung hinihingal na ba yung sinasabayan mo. So, syempre, pag nararamdaman mo na bumibigat na yung paghinga niya, alam mo na malapit na rin siyang masunog. Or sa kabaliktaran, alam mo na pag yung tahimik pa yung kasabayan mo, malamang ikaw yung masusunog. Kaya, ganun yun. Hindi basta-basta ka dapat nag-go all out. Isa yun sa mga maipapayo ko. Dapat matutong makiramdam sa tao na sinasabayan mo, lalo na sa event. So, sa huli, ang maipapayo pa rin, pinakamalaga yun niya, stick to the pace. Kung ano yung pacing na pinag-trainingan mo, na inaral mo during sa training days, mag-stick ka dun. Huwag ka magpapadala sa emosyon. Huwag ka magpapadala sa bugso ng tao kasi talagang minsan mahahata ka. Lalo na pag sa umpisa. Tapos, ang daming tumatakbo talaga ng mabilis dyan. Lagi yan. Tapos, mga ilang meters lang, ilang kilometers, unti-unti. Nag-slow na sila. So, pag nadamay ka ron, damay ka dun sa mga tao na babagal agad at masisigra yung oras. Kaya talagang, kung meron kang target pace, dapat i-maintain mo yun. Sa event, isa rin naman na dapat nating pakiramdaman is yung conditioning natin. So, hindi lagi tayong in good condition. Sad to say na hindi lagi ng katawan natin ay masasabi natin na araw-araw is parehas na tayo ng lakas. So, talagang merong araw na mas mahina tayo, merong araw na hindi natin ma-meet yung pace na kaya natin. So, syempre maraming factors sa buhay natin. Syempre dahil hindi naman tayo mga elite tayo. Syempre, sinisingit lang naman natin yung running sa buhay natin. So, hindi talaga may iwasan na may mga araw na ganun. Pero hindi ibig sabihin na ang running ay tsambahan. May natin kung ganun. Hindi ganun. Talagang pinaghihirapan yung pacing na kaya mong ibigay during sa event. So, talagang pinaghihirapan yun. Kaya ako naisip gawin yung video na to para lang din ipaalala dun sa iba na pwede naman na yung running hindi ganun maging kahirap. Na pwede din naman na mairaos mo yung running mo na hindi ka masyadong laspag. Talagang minsan discard lang din. Tapos tamang pagpaplano kung paano mo i-execute yung run. So, yun yung masasabi ko tungkol sa kung paano mo mairaos yung running event mo. Kung paano mo magagawa ng tama yung pacing. So, muli marami po salamat sa lahat. Salamat po sa nanood nung kain takmo vlog natin last time sa Abalin. Salamat po sa lahat ng mga nanonood tsaka sa nanonood ng itong video na to. Muli po maraming po salamat sa lahat. God bless po. Ingat.